maaaring pare, nandito na tayo sa Chetsaw Noi Waterfalls. Dito lang yan matatagpuan sa Saraburi, Thailand! Seven Little Girls kasi ang translation yan sa English. Pero aside from that reason, ay meron din palang mas malalim na history ang Seven Little Girls. Pero hindi ko nakikwento yan dahil baka kulang ang ating vlog para sa kwento na yan. Ang Chetsaw Noi nga pala ay hindi lang waterfalls, kundi ito ay isang national park. Yung Chetsaw Noi Waterfalls ay nakapaloob o matatagpuan lamang dito sa loob ng national park mismo. Guys, mahaba-habang biyahe nga rin pala from my place going to Chetsaw Noi National Park. Hindi ka umunta sa Saraburi ka, ay madali mong matatagpuan o mapupuntahan ang Chetsaw Noi National Park. You need to travel like an hour para mapuntahan mo, pero depende pa rin yan kung nasaan ang iyong origin. Sa tuwing maradaanan ko nga itong ginagawang train na sobrang taas at nataas pa yata sa ilang floors ng building, ay kagantuan-tuwa ako dahil imagine nyo, mapagdudugtong-dugtungan lang iba't ibang probinsya dito sa Thailand. Kung hindi nga ako nagkakamali, eh parang mas malayo pa tong Chetsaw Noi National Park na nandito lang din sa Saraburi compared dun sa pinuntahan ko na Namtokaang nung nakaraan sa Nakhonnayok Province. Para mas malapit pa yun. Mali, pare, sinabi ko nga sa inyo dati, ang the best time talaga na magpunta sa mga waterfalls ay ang rainy season. At nandito na nga ako sa Chetsaw Noi Waterfall! Kung meron nga pala kayong sasakyan, ay you need to pay 20 baht para sa inyong parking. At nandito pa lang sa labas, may parking area ang napakaraming tindahan na pwede niyong bilhan ng maiinom at makakain. Kaya don't worry kung wala kayong baong pagkain. At hindi lamang mga pagkain at inumin ang makikita at mabibili dito. Kung hindi, may mga gamit din na pang swimming, of course, at may mga salbabida na rin. Gusto niyo bang makarinig na isang Bulakenyong galahog? But this time, sige, simulan na natin. Salbabida ka ba? Eh kasi, lutang ka. Charis! Pampahaba lang po yan, aking voiceover. Tara, pasok na tayo dito sa entrance ng Chetsaw Noi National Park. At dito nga pala sa entrance ay you have to pay 20 baht para sa entrance. At dahil nga sa ito ay isang national park, kaya naman sobrang linis talaga at sobrang ayos at ang dami mga maps, kaya hindi ka maliligaw kung saan ka pupunta. Ang Chetsaw Noi Waterfall National Park nga pala ay very famous sa mga local tourists. Pero alam nyo ba na may nabasa akong article na ang Chetsaw Noi Waterfall National Park ay underrated sa mga foreign tourists? Bakit? Dahil nga kalapit lang nito ang Khao-Yai Park o Khao-Yai National Park. So instead na pumunta rito, ay mas pinipili ng mga foreign tourists na pumunta doon sa Khao-Yai. Pero hindi nyo panghihinayangan ang 20 baht at hindi nyo panghihinayangan ang effort ng pagpunta nyo rito dahil sa ganda ng national park at sa experience na ma-experience ninyo dito sa national park. Lalong-lalo na kung kayo ay nature lover, talaga namang ito ang perfect destination for you guys. Ang Chetsaw Noi National Park nga pala ay halos nasa border na ng Saraburi at Nakhon Ratchasima. Para sa inyong kaalaman, ang Saraburi at ang Nakhon Ratchasima ay magkatabing mga probinsya dito sa Thailand. Kung bibigyan ko kayo na example sa Pilipinas, ay para siyang Nueva Ecija at Pampanga. Guys, meron kasing natural border na naghahati sa Saraburi at sa Nakhon Ratchasima provinces. Yan ay ang Muaklek River. At part ng Muaklek River ay ang dumadaloy na waterfalls na yan. Yan nga ay ang Chetsaw Noi Waterfalls. We will go to the different stages of the waterfalls. So this is Dati Nu. This is Dati Song Tung Tip. Bye. Hello. Let's go. Talking about the distance nga pala nitong Chetsaw Noi Waterfalls ay 160 kilometers away ito from Bangkok at 50 kilometers ito from Central Saraburi. Kung kayo ay magko-commute nga lamang papunta dito sa Chetsaw Noi Waterfalls, ay may isang bus lang na bumabiyahe dito or public transport na bumabiyahe dito from 6 a.m. to 7 p.m. Yan yung orange bus na nanggagaling sa Central Saraburi. At ang national park nga palang ito ay open from 8 in the morning until 6 in the evening. And don't worry because this national park is open for you guys every day. Araw-araw po silang open, so pwede kayong mamasyal anytime, any day of the week. Hi. You can stay also overnight dahil meron din sila dito mga visitors area. May mga rooms silang pinaparent, pero I don't know the prices, hindi naman ako nag-inquire. Pero pwede na kayo mag-inquire kasi meron naman silang contact numbers for your inquiry. As regarding naman sa mga baon yung pagkain, kung kayo nga ay magbabaon ng pagkain dahil kayo may family outing or may camping, meron din sila dito maraming mga tables and benches. Pwede nyo gamitin sila dahil sila ay
all over the national park. Kahit saan, merong places where you can eat. At hindi na kayo sisingilin extra for that kasi nga inclusive na yan lahat dun sa 20 baht na entrance fee. Pero inyo yun. At kung ang reason naman ninyo ay mag-reflect, mag-relax, mag-muni-muni, mag-isip-isip, eh perfect ang national park for you dahil sobrang tahimik ng place at walang masyadong tao. So guys, sabi ko nga sa inyo, Chet Sao Noi, Chet means 7, so may 7 tiers itong waterfalls na ito o 7 rows. Kaya 7 waterfalls na maliliit ang ating pupuntahan. At ang bawat isa sa 7 tiers ng waterfalls na ito ay ipinangalan sa isang puno na nakatirik doon mismo sa waterfalls. Guys, may napansin nga pala akong isang bagay dito sa mga signages dito sa National Park. Puro mga Thai ang language na nandito sa kanilang mga signages. Sana ilagyan din nila ng English translations kasi nga kung may mga foreign tourist na pupunta o papasyal dito, paano maiintindihan kung hindi sila marunong bumasa ng Thai? Or pwede rin naman kayo mag-Google Translate, kaya lang it will take effort, diba? Ito nga pala yung visitor call center nila. Ibibigay ko sa inyo para matawagan ninyo just in case mag-i-inquire kayo o gusto nyo magpa-reserve dito. At malapit nga rin pala dito sa Chet Sao Noi Waterfalls ay marami pa pong mga resorts and ibang mga tourist attractions na pwede nyo pasyalan just in case mapapasyal kayo dito sa Saraburi. At napakaraming mga cafes na nagagandahan dito sa Saraburi. So pwede nyo isama yan sa mga trips ninyo pag kayo ay papasyal dito sa Saraburi. Sementado nga pala yung mga walkways dito para matour ninyo yung 7 waterfalls na ito. Pero may mga parts na hindi po sementado dahil nga may mga ugat ng puno na nandiyan sa daan. So you have to wear some comfortable footwear para naman mas maayos at mas mabilis kayo makapaglakad at makalibot dito sa National Park. At sabi ko nga, all over the place ay napakaraming mga signage na mag-guide sa inyo kung nasaan na kayo at saan kayo papunta, nasaan ang toilet, nasaan yung mga benches na pwede nyo kainan o pag-standbyan. Pero sabi ko nga, nasa Thai language sila. Just look at the pictures o yung mga symbols. Or just use your Google Translate para naman ma-scanin nyo kung ano yung translation ng words. Hindi po madumi yung tubig kung hindi maputik dahil nga sa lakas ng current ng water na dumadalay from the mountains. Kasi nga these days ay talaga namang malalakas ang bugso at bagsak ng ulan. Kaya naman, hindi rin pwedeng mag-swimming, hindi allowed mag-swimming dahil nga malakas ang ulan at hindi natin matansya ang bilis ng daloy ng tubig. At isa nga palang comment ko, dito nga pala sa mga places na ito dito sa Saraburi ay sobrang lamig. At iniisip ko nga, bakit nga ba malamig? Eh, napakarami nga palang mga bundok na nakapaligid dito sa Saraburi. Kung i-compare natin, ay hindi naman siya kasing lamig ng sa Baguio. Pero malamig din dahil nga ang daming mga puno at mga kabundukan dito sa Saraburi. At kung kayo nakaramdam ng gutom kapag kayo papunta rito sa Chet Sao Noi Waterfall National Park, ay marami kayo madadaan mga tindahan na nagtitinda ng coffee at ang sasarap guys sa mga kape nila. Plus, meron din mga nag-iihaw-ihaw at karamihan sa kanila ay mga chicken. Hanap nga ako ng grilled pork o ng muting pero hindi ako nakakita kaya ang nabili ko ay yung mga chicken na inihaw. Guys, don't get me wrong ha. Itong vlog na to, yung mga videos na yan na pinapakita ko, hindi pare-pareho yan. Pero parang pare-pareho sila kasi nga mga waterfalls naman yung mga yan. Pero sabi ko nga sa inyo, may 7 tiers or 7 rows ng waterfalls meron ang Chet Sao Noi National Park. Looking back nga pala guys, 16 years na ako rito sa Thailand. At ilan pa lang na mga probinsya yung aking napapasyalan. So isa nga itong Saraburi sa aking mga napasyalan na. Napuntahan ko na rin ang Nakunayok, Nakhon Ratchasima, Lopburi, Suphanburi, Chonburi, Ayutthaya. Siyempre, mas galang-gala ang inyong bulaking yung gala sa Nonthaburi. Maybe you're wondering guys, kung ano yung Buri sa mga pangalan ng probinsya dito sa Thailand. Ang Buri kasi means city. Pero hindi lahat ng mga provinces dito sa Thailand, sa mga 77 provinces na yan, ay may Buri sa pangalan. Hindi po lahat. Kung ang question ninyo ay worth it ba na pumasyal or magtrabaho, or manirahan sa Thailand, ang masasabi ko ay big yes ang sagot ko dyan. Dahil nga, unahin natin. Perfect ba ang mamasyal sa Thailand? Eh, hindi lang po perfect. More than perfect! Alam naman natin lahat, guys, ever since the world began, charot, na ang Thailand ay isa talaga sa mga choices ng mga turista na gustong-gusto nilang pinupuntahan bukod sa mga temples. Eh, napakarami din pwede talaga makita rito mga natural spots o mga natural attractions. Pati na rin mga pagkain nila na gustong matikman ng mga turista. Idagdag pa dyan!
ang sobrang bababait ng mga Thai, hindi ba? Lagi silang nakasmile at lagi silang very accommodating at welcoming sa kanilang mga visitors. Pero napansin ko ang ilang medyo may kamahalan dito sa Thailand ay yung mga services like yung dental service at yung hospitalization. Pero kung ikaw naman may insurance, okay lang din naman. Don't get me wrong again guys, ha? Pero yung mga gamot nila na binibili nyo sa mga pharmacy at sa mga drugstores ay mura ang halaga. At mapunta naman tayo sa work. Okay bang mag-work talaga sa Thailand? Kung ang hanap ninyo ay ang sweldo mas mataas sa sinikita ninyo sa Pilipinas, eh okay na okay kasi nga naman mas mahal talaga o mas mataas ang swelduhan dito sa Thailand. Lalong-lalo na sa ating mga teachers. Hindi naman napakataas ng swelduhan, pero mas mataas kumpara sa kinikita natin sa Pilipinas. Plus, mura ang cost of living nila dito, kaya nga mas makakasave ka kung nandito ka sa Thailand. Yun na lang ang isipin ninyong na thought. Mas mataas ang sweldo kaysa dyan sa tinatanggap natin sa Pilipinas. Plus, mura ang cost of living. Ano ang epekto nun sa atin? Diba, mas makakasave tayo at mas ma-enjoy natin yung ating buhay. Pero guys, yung sinasabi ko eh as a teacher ha, as a teacher po yung sinasabi ko na swelduhan. Hindi ko po alam kung ano yung mga swelduhan sa ibang mga professions dito like nurses at kung ano-ano pa mga engineers. Baka mas mataas pa, hindi natin alam. Pero I'm speaking on behalf of all the teachers here sa Thailand. So guys, yung pangatlo natin pag-uusapan ay okay bang manirahan dito sa Thailand? Ito ay may kinalaman doon sa number 2 natin na pinag-usapan tungkol sa work. Kung okay bang mag-work dito sa Thailand. Ngayon naman, pag-usapan natin kung okay bang mag-stay o manirahan dito sa Thailand. Pag-usapan natin yung sa transportation for instance. Yung Songkhel, isa sa mga public transportations ng Thailand, na 7 baht noong 2007 na una kong dating dito sa Thailand, ay 8 baht lang. Meaning 1 baht lang ang itinaas ngayon, 2023. Imagine niyo 16 years na ako nandito pero 1 baht lang ang itinaas ng fare o ng pamasahe sa Songkhel. Pero yung iba nga, hindi nagtaas, walang itinaas na amount. Given na yan guys, that inflation is one of the biggest problems our world is facing right now. Pero tinatanong ko nga yung mga kaibigan ko dito na matatagal na rin sa Thailand, hindi naman nila masyadong napapansin yung pagtaas. Pero ako talaga minomonitor ko. Pero sabi ko nga, may mga price differences compared noong 2007, 2008, hanggang ngayon, may mga differences, may mga tumaas. Pero hindi ganun kataas o kalaki yung pagtaas ng presyo. Hindi gaya sa Pilipinas na pansin mo at inire-report nila palagi yung pagtaas ng mga bilihin. Kaya nga, daman-dama mo yung pagtaas ng mga bilihin. At ipasok mo na yung work mo dyan, yung sinesweldo mo. Kaya nga pumapasok na dyan yung cost of living. Sa sweldo at sa presyo ng mga bilihin, especially yung mga basic necessities na binibili natin. Sa mga simpleng kwentahan at simpleng kwentuhan niya, mga mari at pare, eh kung may 100 baht ka, eh kaya mong mag-survive dito sa Thailand for a day or even 2 days, depende kung gaano kakatipid. For your breakfast nga, eh pwede kayong kumain ng 15 baht o 20 baht. Muping o yung grilled pork plus sticky rice o yung malagkit na kanin. Eh, sold na ang iyong almusal. Ito yung mga bagay na napapansin natin na napakasisimple lang. Pero pag inanalyze mo, ay may malaking kinalaman sa ating everyday living. So part pa rin itong manirahan sa Thailand, kung okay bang manirahan dito sa Land of Smiles, ay syempre yung pag-upa o pag-rent ng apartment o ng accommodation dito sa Thailand. Isa nga palang napansin ko, pag nag-post dito ang mga taga-Thailand na mga Pilipino sa kanilang mga condominiums dito sa Thailand, ay iniisip na sa Pilipinas na napakamahal ng accommodation. Dito, hindi po. Sobrang mura kahit mga condominium units na rerentahan mo dito sa Thailand. Mga nasa 5,000 baht, 6,000 baht, 7,000 baht. Depende pa rin doon sa condominium. Pero nasa ganyan lang na mga prices yung pag-rent ng monthly dito sa mga condo sa Thailand. Pero subukan mo mag-rent somewhere in Manila, sa Mandaluyong, sa QC, o kung saan-saan dyan sa Pilipinas. Mag-rent ka ng condominium o kahit sabihin natin studio type apartment. Tingnan ko lang kung makahanap ka ng 5,000 baht o nasa 7,000 or 8,000 pesos na halaga ng napaka-class at magandang condominium for rent. So yan guys, sana sagot natin yung tatlong questions at tatlong topics na pinag-usapan natin. Kung okay bang mag-tour o mamasyal dito sa Thailand, kung okay bang mag-work o magtrabaho dito sa Thailand at kung okay bang manirahan dito sa Thailand. Guys, to end this vlog, gusto ko kayong iwanan ng something na about my kinalaman sa waterfalls at sa buhay OFW. Napag-isip
isip ko lang na ang buhay natin mga OFWs ay para ding waterfalls. May simula at meron din namang hangganan. Pero guys, tayo ay patuloy na lumalaban at patuloy na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng ating mga pamumuhay at buhay. Hindi ba, hindi tayo natitibag, hindi tayo nauubusan, hindi tayo nadedrain. Tuloy-tuloy lang, may times na para tayong waterfalls na konti ang tubig, may times din naman na sobrang abundant ng tubig na dumadaloy, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy, walang paghinto. Kagaya po ng mga tubig na humahampas sa mga bato, humahampas din tayo sa mga problemang dinadaanan natin sa pang-araw-araw nating buhay bilang OFWs, pero nananatili tayong matatag. Ang sabi nga ng Bulacan yung galaay, problema lang yan, super OFWs tayo, diba? Thank you for watching my vlog!